Sharon would like to thank the following sponsors: STI, Education for Real Life; Mary Pauline at Sir George Salon; Aquabest; Zagu, be refreshed, feel Zagu. Do you want a flawless white skin? Try KB Glutathione sa KB Glowinka Zen Zest. Mr. Robert Kamba of Robert Kamba's Catering Services. Welcome back po sa kasama mo, kapatid. Sweet sa show mo ngayon. Mm. Di ba po nakakatuwa? Meron silang lie detector na machine. Tama! Don't lie to me. Di ba? Don't lie to me. Ngayon naman, ito ang challenge namin sa'yo. May mga ibibigay akong tanong. Yes or no lamang ang pwedeng sagot. Tatanungin natin ang pulso ng mga Sharonian sa audience. Sila ang ating magiging lie detector machine. Okay? Kung naniniwala ba sila sa sagot mo, gamit ang mga placards, pakipakita, Sharonians. Oo, hindi. Ayan. Kapag hindi sila naniwala at sinabi nilang hindi, kailangan mong magpaliwanag sa barangay ng mga Sharonians dito at sa buong planeta. Go! Handa ka na ba? Handa na ako. Okay. Hindi ako magsisinungaling, promise. This is it. Number one, kung hindi umalis ang daddy mo, magiging bakla ka ba? Oo naman! Kaya lang paminta ko. Paminta? Oo. Hindi ladlad. Correct. Sharonians, oo, hindi. Naniniwala ba kayo? Ay! Oo. Kasi bata pa lang ako, talagang nagwawalis ako, nakagano'n ako sa dibdib. Oo. I remember as early as 4, 5 years old, ang kalaro ko, tinutokso na ako ng bakla. Kasi gaganto na ako kumilos. Kaya alam, so may conscious effort lang. Pagkasama ko yung tatay ko, tsaka yung nanay ko, yung tahimik lang ako, hindi ako nagsasalita. Pero pag... Yan ba yung pag naligo ka, nakagalaw yung tuwalya? Tapos yung tuwalya hanggang dito. Tapos typical ako na yung high heels ng nanay ko, sinusukat ko pa mag-isa lang ako sa kwarto. Ganun. Oh no, babatayan ko si Miguel. Okay, next. Namatay ang daddy mo 5 years ago. Napatawad mo na ba siya ng tuluyan? Oo. Oh. Nakausap mo ba siya bago siya namatay? Hindi. Yun ang masaklap. So, ba't nung eventually, thank God, yung nakakaramdam ako ng tagumpay, nakita ko yung sweldo ko, tuwing 15 at katapusan. You realize na, okay, na ang bait sa'yo ng Panginoon, there should no room in your heart for hatred. There should be no, yeah. So, doon ko na-realize na, okay. So, without even saying it, wala nang confrontation. Hindi naman ako umabot, pupuntahan ko pa siya. But, one time, I saw him accidentally, then lumapit ako, kinamusta ko siya. So, but it was really very casual. Again, nalulungkot ako, pero ganun lang yata talaga. Mukha ba siyang hiyang-hiya? Isa pa yun. Nararamdaman ko na nahihiya siya every time nakikita ka niya ako noong mga panahon na sikat na ako. So, ang yabang nung sikat na ako. Noong mga panahon na kilala na ako. Nararamdaman ko, nahihiya siya. Oh, hindi siya makatingin sa akin ng diretso. So, ako naman, And sa mga kamag-anak namin, sa mga kapatid niya, pinapasabi ko naman na, everything is okay. We are okay. I turn out to be just fine. Ang feeling ko nga, everything needs to happen for a reason. Kung hindi naman niya siguro kami iniwan, baka yung sabi ko nga, bakla akong pamin. So hindi ako artista. Hindi ka happy. Hindi niyo ako nakikita sa TV na nagbibigay aliw sa inyo. Diba? Baka ganun din. Ganun bakla ako. Pilit na pilit. Parang yung role mo sa Here Comes. Parang ganyan. Baka manager ako ng isang hotel or restaurant. Bilang H&M gadget ako, pero malungkot ang buhay ko. Baka ganun. So, hindi ko natatanong kung oo o hindi. Kasi napaka-sincere naman ang sagot ni John. Oo naman. Pero nung namatay siya, sweet, sa wake niya, nakapunta ka ba? Ay, nako, hindi ko naman ito sinusumbat. Kinakausap ko nga yung tatay ko nung nakatingin ako sa ataol niya. Sabi ko, parang kung may pagkukulang man ako bilang anak, parang feeling ko nakabawi na ako dito sa 5 araw ng burol niya. It is the most stressful 5 days of my life. Bakit? Okay. Ang senaryo, hindi na siya sa amin nakatira. Nakatira siya sa amin 20 years. Tapos iniwan niya kami. Yung kinasama niyang babae tsaka yung kapatid ko doon, 20 years din siya. Sinakto niya. Balance 20-20. Nung namatay siya 5 years ago. Ang malungkot ay apparently, dahil hindi naman sila kinasal, we are still the legal family. Yes.
So ang death certificate pala ay isang legal document. I need ako dapat ang magsasign. Yung funeral parlor na ang nagbayad ay si Senator Bong Revilla. Ako yung kinakausap. Sabi ko, sandali. Kasi nga, hindi daw po pwede na yung madrasta ko ang ano, dahil di nga daw legal wife. So ako na daw yung next of kin. Supposed to be ate ko, kaya lang iba na apelido dahil may asawa na. So ako daw. So thank God, wala ang nanay ko noong time na to. Nasa Amerika. To be honest, pwede naman siyang umuwi. But ako na nagsabi sa nanay ko wag. Because... ayoko naman, parang eksena sa pelikula na dalawa silang asawa. Oo naman, wag naman, di na kailangan. Malilito yung tao kung sino lalapitan, yung gano'n. Your mom did not deserve that. Yes, so talagang, ayun, hindi ko na siya pinauwi. Pero alam ko, damandam ako na gustong-gusto niyang umuwi nung time na yan. Pero sabi ko, hindi na, dyan ka na. Yung ate ko ngayon ang problema, parang... Ang point ng ate ko, inagaw mo na yan sa amin, ngayong bangkay na lang ako mag-uwi. Eh, ang point ng babae, hindi. Amin din yan. So, ang ending, kiremate ang tatay ko at pinaghatian namin na parang isang kilong bigas. Totoo po yan. Diyos ko. Sa harapan ko, ako mismo. O, ito Diyos po, ko. Papakita pa sa inyong punerarya. O, ito po, akitang-kita po ang timbang. Misal nga daw, hinahati sa tatlo, apat, kami, dalawa. O, ito po. O, sinong representative po ng isang pamilya? Kailangan ipakita sa kanila na sakto yung timbang, yung hatian para patas. In fairness kay Bong, ano, yung dalawang urn, identical, in fairness. So, limang araw ko yung pinagdaanan, yung... Hindi na sa amin to nakat... Kasi kung ako lang, wala namang problema. Kaya lang yung nanay ko tumatawag from the US. Kailangan ha. Nasa atin ang bangkay. Yung ate ko, may ganun pa. Masayang-masaya ako dahil sa kabila ng lahat ng pinagdaanan mo, sweet. Hindi ka lang successful. You're also a loyal friend. If I don't see you as often as before for obvious reasons, kasi nagkahiwalay tayo ng stasyon, minsan, nagkakaroon tayo ng iba't ibang grupong nasasamahan. Pero maraming salamat, sweet, from the bottom of my heart for all the happiness and joy you gave me in the times na I was feeling low kahit noong 20s ko pa. At hanggang ngayon, mahal na mahal kita and I'm very proud of how far you've come. Salamat. Thank you. Basta ikaw anytime, alam mo yan, mahal na mahal kita. Thank you. Maraming salamat sa experience of getting to know you and being your friend. Maraming salamat. It is an honor na entertaining kita all these years. Ano ka ba naman? O next time, basta ang lie detector. Tama. With dance number, buwis buwan, tumbling to the tune of earthquake, yung paborito mo, gagawin next concert yan. Mo, invite tama. Me please. Bakit hindi? Ayan. Mga kapatid, iba-iba po ang relasyon natin sa ating mga ama. Kung hindi po kayo magkasundo, lilipas din po ang panahon at makakahanap ng pagpapatawad sa inyong mga puso katulad po ni Sweet. Sa mga nakahanap na ng pagpapatawad at muling nanunumbalik ang pagmamahal, treasure these times, every moment while your parent is alive. Don't forget to reassure them all the time of how much you love them. At sa mga naghahanap ng kanilang ama, katulad po ni Red, ipagdasal natin po, like I said kanina, kahit po ngayong gabi lang na mabigyan po ng pagkakataong maramdaman naman niya ang pagmamahal ng isang ama. Ika nga, balibalik na rin man ang mundo. Ano man ang mangyari, nag-iisa lang ang tatay natin sa mundong ito. Alam mo, sweet, yung pagkagaang ng lakbay ng papa mo nung pinatawad mo siya, 10 times mas magaang ang paglakbay mo habang buhay ka pa at pag-uwi na natin sa tatay natin, 'di ba? Ayan, thank you very much John Lapus, the one and only. At ito po si Sharon, muli kasama mo kapatid. See you again. God bless you.